Magluluto po tayo ng adobong pusit. So, ito po ang ating pusit. Yung maliliit lang po na pusit ang ating gagamitin. Meron po tayong garlic, onion, tsaka ginger. Meron din po tayong kamatis. So, meron po tayong laurel, tsaka siling haba. So, meron din po tayong siling labuyo, tsaka dahon ng sibuyas. So, magigisa na po tayo. So, lagyan na po natin ang ating margarine. Lagyan na po natin ang ating luya. Haluin lang po natin ang haluin. Kapo natin ilagay ang ating bawang. Isulid na po natin ang ating sibuyas. At kalahating sibuyas po ang nilagay ko dyan. Pagluto na ang bawang, sibuyas, luya, pwede natin ilagay ang kamatis. Para magisa natin mabuti ang kamatis. Medium heat lang po ang apoy ko dyan. Kung hindi po natin siya pwedeng ihay ang apoy kasi madali lang po masunog ang ating ginigit. Ilagay na po natin ang ating siling labuyo. So, para pumaanghang ang ating adobong pusit. Mas masarap po kasi siya pagka medyo may anghang. So, ibisa lang po natin mabuti ang ating kamatis, bawang, sibuyas, at luya. Ayan, nabisa na po siya. So, ihulog na po natin ang ating pusit. So, malinis na po yan. Wala na rin pong laman sa loob. Natanggal ko na rin. Maliliit na pusit lang po yung ginamit ko dyan. Haluin lang natin siya. So, naglagay tayo ng paminta. Naglagay na din ako ng konting asin. Magic sarap. Maglagay din ako ng konti lang. Pero depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng magic sarap. Naglagay din ako ng konting soy sauce. Hindi ko na siya dinamihan dahil naglagay na ako ng konting asin. Naglagay na din ako ng konting magic sarap. Baka mapaalat ang ating niluluto.
So, haluin lang natin siya para mag-mix ang nilagay kong mga ingredients niya. Hindi siya kailangan matagal sa pagluto. Kasi kapag matagal mong niluto ang pusit, matigas, so pwede lang natin siya lutuin ng 7 to 10 minutes. So, ayan, naglagay lang tayo ng konting suka. Inilagay ko na rin ang siling haba. So, pakuluan lang natin siya ng konti, then pwede na natin iserve. So, ito na ang ating adobong pusit. Nilagay na rin natin siya sa bowl. Yan, naglagay din ako ng spring onion sa ibabaw. So, pwede na natin kainin.